po mga manoy manay, dito na naman po tayo. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano mag-edit sa KineMaster or KineMaster. Open po natin yung apps. Okay, yan na siya. Tapos ito na po yung nagawa ko. Yan. Click, pindutin po natin tong plus sign. Okay, mamili po tayo 16:9 ratio or bala po kayo. Ito po yung ginagamit natin para sa YouTube, yung horizontal. Yan, click natin yan. Tapos punta po tayo sa media. Wala pa nga po pala akong ano, yung walang watermark na KineMaster. Baka sa susunod po maghahanap na ako para ano, wala ng watermark. Tapos punta tayo sa camera. So ito muna yung una, yung intro ko. Yan, tapos next ko is okay muna natin. Tapos media ulit. Tapos ito, in-edit ko siya. Hindi kasi siya ma-edit dito kasi in-edit ko siya sa ibang application. Okay natin. Tapos balik tayo dun sa dati, sa camera. So ito yon. Yan. Next. Tapos ito, ito, ito. Sunod-sunod na siya. So okay natin. Check. Ngayon po, uunahin natin. Aba. So ito po siya. Magandang araw po sa inyo, mga manoy manay. So ngayon po, ituturuan ko po kayo kung paano. Nagawin po natin, click nyo lang po ito. So, yan, pag may border na siya ng kulay dilaw, browse natin dito. Color filter. So basic lang po tayo kasi free lang po ito eh. So ang nilalagay ko lagi dyan, para hindi masyadong dark tsaka hindi masyadong light, hindi tayo magmukhang bading, B9. Yan. Konting enhancement lang po. Click natin yung check. Tapos yung next, ito rin. Color filter. Okay, basic. Same thing. Yan. Okay. Tapos ito rin. Pero ito kahit hindi na kasi ano na siya, lalabo na siya. Kasi pinicturan ko lang, binidyohan ko lang yung ano, yung laptop ko. So, hanapin natin yung last. So, na yun. Haba. So, ito. Parehas lang din. B9. Okay, so start na po tayo doon. Maglalagay po tayo ng audio. Okay, so meron na po ako ditong mga na download, which is libre lang, libre lang po siya sa YouTube mismo. Mahanap nyo po yun or ma-download nyo po yun dun sa YouTube Studio po. Kung wala pa po kayong YouTube Studio, download lang po kayo nun. Kasi hindi po tayo pwedeng gumamit nitong tulad nitong Bruno Mars. May copyrights po yan. Pwede po tayong ano, maban sa YouTube pagka nakatatlo po tayong gamit ng ganyan na detect ni YouTube. Saan na ba yun? Nandun na siya. Ayun. Yan. Rubber dubs. Click natin tong plus sign. Yun. Andyan na siya sa baba. Click nyo siya para ma-adjust nyo yung sound. I-adjust po natin ng mga 100 po siya, 'di ba? So ibababa natin ng 10 lang para hindi masyado, hindi masapawan yung boses natin hanggang doon. Kasi po pag di po natin binabayan po yung mangyayari.
wala po tayong naririnig sa sinasabi ko. Kaya ibababa natin ang ano, hanggang 10 or mas mababa pa sa 10. Huwag naman yung masyadong mababa, wala na po tayong maririnig na background music. 9 pwede na yan. Okay, so let's see. Magandang araw po sa inyo, mga manoy-manay. So ngayon po, ituturuan ko po kayo kung paano gumawa ng intro sa isang vlog. Yan po yun. Tapos dito banda, may parang hindi ako nakatingin sa camera dito, i-edit natin. Tingnan nyo po. So edit natin yun dito po. Tapos i-move natin ng konti. Sa 9.7 seconds siya magiging. Tingnan natin yan, hanggang yan lang. Okay. Play again. Magandang araw po sa inyo, mga manoy-manay. So ngayon po, ituturuan ko po kayo kung paano gumawa ng intro sa isang vlog kagaya po nito. Check this out po. Pero bago ko po simulan ang aking tutorial, kung bago ka pa lang po sa aking channel, click mo. Tapos ito po yung part na to na may nagtatanong po sa akin na friend. Pangalan niya is Maria Meow. Shoutout po sa inyo. Kung paano daw po maglagay ng bell button tsaka subscribe. So papakita ko po ngayon. So click po natin tong ano, yan, video. Basta sundan niyo lang po yung mga kiniklik ko, magkakaroon siya ng yellow sa gilid border. So punta ta, okay po natin 'yan. Punta pala tayo sa layer. Layer bago media. Yan, layer, tapos yun, sa media sa taas. Yun. Tapos, punta tayo dun sa... Saan yung mga dinownload natin? Ayan po. Yan. Tapos i-edit lang po natin siya. Ayan po. Yung chroma key, enable mo po siya. Ibababa natin ng konti ito mamaya. Enable. Ayan. Ayan po. Makikita nyo na po. So ibababa lang natin ng konti. Ayan, na-adjust na siya eh. Lakihan natin ng konti, tapos baba natin. Ayan, lagyan natin sa center. So, okay. Testingin natin. Click mo po yung like, subscribe, at hit mo po yung notification para lagi ka pong updated sa mga susunod pang videos. So, sana, simulan na natin in 3, 2, 1. Ayan po, Miss Maria. Susunod pong vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano makakuha ng fring ganun. Kahapon ko lang po siya nakuha. So, okay na. Pero diretso na po yan. Tapos dito po, mapapansin nyo po, putol. Yung sounds niya, tingnan na po. Wala na po yung sound. So, it means... kailangan nating ano siya, i-duplicate. Pwede niyo siyang i-duplicate o ilagay niyo ulit. Click niyo ulit yung audio. I-adjust ko lang po ito. Ganyan. Kasi wala nang sound 'yon, blank na siya. So okay. Audio ulit. Hanapin natin yung parehas lang. Rubber dubs. Yo. Ah, di ko pala napindot yung ano. Say what? Yung plus. Sorry. Balik ulit.
Rabadab plus, ayun na po. Ayun na po, biglang lumakas. So i-adjust po natin siya ulit ng 10 or 9. Oops. Oops, pasmado. Okay na yan. Okay na po. Tapos ito masyadong mahaba to eh. So kailangan kong i-edit. Kasi yan yung time na nagre-render. Kumbaga nire-render niya yung video na to. Matagal, inabot to ng 6 minutes. So kailangan nating i-trim split to playhead. Sanapin natin yung ano. Ah, end na pala siya. So i-delete na lang natin yan. Yan. Okay. So ito na yung ano niya. Resulta. Ayan po yung resulta. So i-edit din natin to para masyado kasing mahaba. Yun. Hanggang i-delete na natin yung lahat. Play again. Ayan po mga manoy-manay, tapos na po ang ating tutorial. Sana po may napulot tayong konting kaalaman na para po mas mapaganda po ang ating vlog. Sa ngayon po, yan lang po muna. Kita-kits na lang po sa susunod ko pang mga vlogs. Salamat! Bye! So, ayan po. So, tapos na po. Sana po nasundan nyo po ako. Try nyo na po sa inyo.